friends, Ate Liza naman ito at welcome back again sa aking Liz Tech Channel. Ngayon ay na-excite ulit ako kasi may panibago na naman akong budget phone na i-unbox at i-review dito. Yan. So may mga nakita din akong nag-request ito kaya naman gumugo na agad ako at hinanap ko kaagad ang phone na to. Today, we're going to unbox and review the newest entry-level smartphone ng Samsung Galaxy and this is Galaxy A03. By the way nga pala, bago tayo magsimula, nakalimutan kong i-share na nagpapa-giveaway po ako. At ayan po yung giveaway na yan. Ibibigay ko yung link sa description box para makita nyo agad yan. Mag-join na kayo. Easy lang yung mechanics and good luck sa inyong lahat. So, dito na nga guys, ang bagong entry-level phone ng Samsung, which is Samsung A03. At ito po yung kanyang box. Ayan, makita nyo agad yung phone. May clue na agad kayo, ba? Diba? As you take the cover off, bubungat agad ang unit guys. Yan, dito sa ilalim niya may mini box tayo. Then sa mini box niya, dito nakalagay ang kanyang guide. Ayan. And dito naman sa loob, nandito yung kanyang charger. And ito naman yung kanyang cable. So, micro USB pa nga lang siya. And then, nandito din yung kanyang pin ejector. So, wala po siyang free earphones. So, medyo nasad ako doon. Kasi usually, yung entry level nila may free earphones na. So, ayan na yung laman ng kanyang box, guys. Let's go on na directly sa unit. So, eto na nga si Samsung Galaxy A03. Color red po yung pinili ko. Marami naman siyang other available colors. Black, blue, pero red itong pinili ko. Ito na po ang itsura ni Samsung A03 at ito naman po yung kanyang likod. Ayan, guys. Look at that. Look at the back design. Para siyang iPhone for me. Ang ikinaganda sa likod nito is textured din siya. Kaya naman hindi siya prone sa mga scratches, fingerprints. Ayan. Ito yung dalawang camera niya nakalagay sa camera module niya. And then, meron tayong isang maliit lang na LED flash. Para siyang iPhone sa malayo. Sa right side niya, guys, makikita nyo yan yung volume rockers and power button niya. Then, sa left side is yung tray. So, yung tray niya, guys, maganda kasi pwedeng lagyan ng dalawang SIM cards. Isang slot naman sa SD card. So, sa upper part niya, may sensor. Then, sa lower part, guys, nandito yung kanyang speaker grills. Ayan. And micro USB port. Then, microphone. And the 3.5mm audio jack. And so, kung titingnan yung phone, guys, parang ang nipis-nipis niya. But, 9.1mm po siya. So, ayun, maganda lang talaga yung pagkakagawa nila. And yung weight naman niya is medyo may kabigatan din siya. 196 grams kasi itong phone na to. Makita nyo rin dyan, guys, napaka-curve din itong kanyang back design. Ang ganda ng kanyang finish, no? Gustong-gusto ko. Now, na nakita nyo na yung whole look ni Samsung Galaxy A03, puntahan na natin yung kanyang display. By the way, One UI Core na rin siya based on Android 11. So, latest na rin yung kanyang operating system. So, ayan na po yung kanyang display, guys. The screen size, standard lang yung size ng screen na 6.5 inches. And meron pa siyang infinity V display. Ayan. So, kanyang screen resolution nga lang guys, 720 by 1600 pa lamang siya. But then, good thing is HD Plus na rin naman siya. So, yung processor naman niya, yun ni SoC, SC9863A pa rin. Entry-level octa-core SoC yan. Titingnan natin, no, kung maganda ba itong kanyang chipset sa testing natin mamaya. And now guys, pagdating sa battery niya, meron siyang 5,000 mAh battery. So at least mataas-taas na na battery pa rin yung ibinigay nila or inilagay nila dito sa bagong entry level nila. Sa RAM at ROM, maganda dito is marami kayong pagkapilian. Meron siyang 3GB of RAM and 32GB na ROM. Meron din silang 4GB, 128 na internal storage. Meron din silang 3GB at 64. So, magkaiba yung prices nun. Yung 3GB 32, mas mura yon, 5,490 yon. At itong variant na hawak natin ngayon is 4GB and 128GB na internal. At maganda pa dito guys is pwede siyang expand to up to 1TB. So, ang laking external na yon, 'di ba? Yung connectivity naman niya 4G LTE po yung kaya niya. So ngayon natapos na nating hinimay itong kanyang specification. So now pag-uusapan natin yung performance niya, guys. As you can see there, tinas namin yung charging niya.
And ayan na nga, makita nyo dyan from 30% na kanyang battery life. Charge namin siya for 2 hours, guys. And makikita nyo dyan na naging 92% siya. Mga 62% lang yung inad sa kanya for 2 hours. So, hindi din siya ganun kabilisan i-charge. Obviously, kasi hindi naman siya supported ng fast charging. And then, 5,000 pa yung capacity ng battery niya. So, talagang medyo mataas-taas na oras yung kailangan. Siguro, mga more or less 3 hours, ma-fully charge na siya. So, ayun, at least may idea na kayo. Sa draining, from 100% na kanyang battery life, of course, the usual testing natin no, na 1 hour sa Mobile Legends, yung kinuha lang sa kanya, guys, from 100, naging 93%. So, maganda yung nakakita ko sa kanyang consumption kasi hindi siya mabilis kumuha ng battery life kahit sa short span of time lamang na testing. Kung mapapansin nyo nga, 7% lamang. And the usual testing natin, kahit 1 hour pa yan, usually talaga, lalo na 5,000, 10% above yung kinukuha. Eto, sa 1 hour, 7%. So, nakikita ko medyo okay pala yung consumption ng Samsung A03 pagdating doon sa draining test. Medyo na-impress ako doon sa kanyang draining. Now, let's go naman sa kanyang cameras. Sa camera po ni Samsung A03, nakaka-excite kasi malaki po yung main shooter ng camera nila. Meron po siyang 48MP na supported din ng 2MP dito sa ibabaw. Sa akin, maganda itong kanilang rear camera. As you can see there sa mga sample shots, sobrang good, sobrang linaw, clear na clear siya, guys. Decent enough na rin for social media uploads. Kung mahilig kayo mag-Instagram, mag-Facebook, ayan, kung naghahanap kayo ng phone na may magandang rear cameras, guys, masasuggest at marerecommend ko itong rear camera ni Samsung Galaxy A03 kasi ang decent ng kuha niya. Hindi siya overly saturated, hindi din over yung exposure, pati yung kanyang sharpness, talagang sakto lang yung timpla. So yeah, pasok sa akin itong rear camera ni Samsung A03. Now, punta natin yung front cam naman niya, guys. Ayan, sa front cam niya, guys, in fairness, maganda naman yung front camera ni Samsung A03. May wide angle siya. Meron din siyang portrait, of course. Meron siyang hyperlapse or time-lapse pro, at meron din siyang night. Meron din siyang mga deco pic, which is yung tawag nilang emojis or decoration while nagka-capture ka. Performance sa front camera niya, guys, in fairness, malinaw. Maganda yung portrait niya, guys. Malinis. And yung kanyang quality, no, is malinis at malinaw din. Although hindi siya vibrant, pero realistic naman atong kanyang quality. And sa kanya naman pong video, ayan, makita niyo at mapapansin niyo yung quality, diba? So, mas maganda siya kapag may proper lighting kesa nung wala talaga. And wala din kasi siyang video stabilization, kaya hindi din ako makakapagsabi na maganda to sa vlogging, lalo na sa outdoor kapag maglalakad ka. Kasi for sure, magiging shaky yun. Pero pwede naman kayong gumamit din ng gimbal kung gusto nyong gamitin to for vlogging. So, yun lang yun sa camera samples, guys. Nakita nyo naman yung performance and nagustuhan ko po yung rear cam at saka yung front cam nyo na rin. So, again, iba-iba tayo ng gusto at hilig. Baka sa inyo is hindi kayo masyado na-satisfied or baka iba naman sa inyo is gustong-gusto nyo kasi ang lina, right? So, nasa inyo pa rin yun. So, now, puntahan na natin ang kanya namang other performance like the gaming na usually inaabangan talaga ng lahat kung maganda ba to sa gaming. So, there, tinay namin siya itest sa Mobile Legend. And, guys, na-impressed ako kasi kaya niya po yung high frame rate at naka-ultra setting. Ayan, bihira lang po yan sa entry level na naka-ultra setting sa Mobile Legend. And, good thing is, kaya yan ni Samsung A03. In fact, very smooth po yung kanyang performance and maganda na rin yung kanyang graphic setting. Okay din kasi smooth na smooth talaga kahit sa clashing, guys. Now, let's go on naman sa Call of Duty. So, there, sa mga mahilig ng Call of Duty, ayan, papakita ko sa inyo dyan.
high frame rate din po siya. And naka-medium graphic na siya. Taray! And again, according to our player, very playable din siya, guys. And very smooth din siya ang paglaruan. So, yes, iba talaga kapag kukuha ka ng opinion sa isang gamer na gamer talaga. Kasi, masasabi talaga niya kung maganda yung phone. And, ayun, maganda nga at smooth naman. Ayun, so isa pa sa nagustuhan ko dito, guys, kasi sa paglalaro namin, meeting test na rin namin siya. At makikita niyo dyan, 35... naging 36 lang siya. So, 1 degree lang yung itinaas sa kanya sa paglalaro ng isang oras ng Mobile Legends. So, imagine that. Isang oras na yon. Pero hindi siya mabilis uminit din. So, okay din itong performance niya sa heating. Ayan. Now, nakita niyo na guys yung performance niya from the camera down to the gaming and even the battery charging and everything. And, ayan. At least may idea na kayo kung ano ba talaga sa Samsung A03. Maganda ba talaga siya sa ganong level. Makakapag-decide na sa na kayo through this video kung worth it ba siyang bilhin. Kasi for me, sa testing namin bilang isang entry-level phone, talaga na-amaze na ako dito sa phone na to. Sa price ng 7,490, may 128GB na internal storage ka na and 4GB of RAM. Then, may magandang design ka na, magandang camera sa likod, yung battery consumption maganda. Sa gaming, guys, maganda. Naka-all the setting na siya sa Mobile Legend. So, yun, yung mga factors na yun, yung nagustuhan ko at masabi kong sulit siya sa mga ganoong prices. But then, meron din naman siyang mga hindi ko nagustuhan. Katulad na lamang ng micro USB pa siya at naka-infinity V display pa siya sa kanyang front. So, yun lang naman. The rest of it, guys, okay na okay din po itong phone na tong bilhin, lalo na sa mga gustong mag-upgrade sa kanilang Samsung smartphones na entry-level. Ayun. Mare-recommend ko to. Pati na rin sa mga students na rin. So, ayun. Maraming po salamat ka, Teki, sa panonood na aking video. I hope na na-enjoy nyo itong video na to. Don't forget to like, of course, this video. Share this video to your friends and subscribe to my YouTube channel. At kung may mga request pa kayo, guys, don't hesitate to comment down below. Baka yung request mo na yung ma-feature ko dito sa aking channel. See you again to my next video and bye!